So, hello mga ka-ride. So, eto, nag-video ako today. Kasi, wala yung naisipan ko na mag-vlog or mag-content. By the way, ito yung daily life ko kung paano ako pumasok sa trabaho. So, nakabihis na ako. Hindi ko na inano kung paano ko yung pag-gising ko sa umaga. So, yun. Habang pupunta ako ng Solana, magkukwentuhan tayo guys. So, tara. Yan. Ngayon, balis pa lang ako ng bahay. Kaya, so, ang oras yun ay 7:30 pa lang ng umaga. So, pupunta pa lang ako. Well, from here to Solana, mga dinadrive ko lang sa almost 15 minutes. Ang ganon. So, wait lang. Lalak lang natin yung ating video, kapatid ko pala na ilak. So, yan, sorry, behind the light tayo guys kasi ang araw ay nasa likuran natin. So, ta. Hindi ko alam kung anong naisipan ko at anong nagnano ko ngayon na ba't ako nagbablog ngayon. Kasi, wala lang. Hindi ko rin alam. Siguro dahil sa, hindi ko rin talaga alam. Yan. So, iniisip ko lang kasi is, bakit hindi ko i-share yung pagpunta ko ng trabaho? Kasi always na lang ang napapansin ko, nakakontent ko is for charity, di ba? I'm a charity writer, by the way. Ngayon, ang nangyayari kasi, sa mga charity natin, is always tayo tumutulong, di ba? Ang in-after natin doon is, huwag tayo magsawang tumulong. Na lagi tayong, kahit nasaan tayo, kahit saan man tayo, is tumulong tayo. Kasi hindi lang tayo titigil sa apat na kanto ng pag-charity natin sa isang charity event. So, kailangan i-extend natin yung mga kamay natin kahit sa kalsada. Meron ba? Meron o wala man tayo, best, is tumulong tayo. Yun lang yung masasabi ko. Kasi pansin ko sa akin, sa suggestion ko lang to sa sarili ko is meron tayong mga riders na hindi ko sasabihin lahat ha. Ito sa suggestion ko lang to. Walang discrimination or walang apektado dito ha. Baka sabihin nyo nag-a-apekto ako na something. Ito sa akin gusto ko lang ma-inspire kayo kasi matuto tayong tumulong in extent of our hands kasi hindi naman tayo kahit sabi mo walang-wala tayo. Actually ako may time din na nawawalan din ako eh. Kasi in the first place nagtatrabaho tayo para sa sarili natin, para sa pamilya natin. Actually, hindi natin kailangan na ilaan yung mga sarili natin na para sa ganun lang. Binigyan tayo, naging instrumento tayo para tumulong sa ibang tao. Kasi yun yung nakakalimutan na ng iba sa atin eh. Sa totoo lang. Na as long as kaya natin tumulong financially or kahit sa maliit na bagay, may nasiraan sa kalsada, tumulong tayo. Kasi hindi lang naman sa financial tayo nakakatulong eh. Sa mismo mga kamay natin nakakatulong tayo. Kaya yun. So, muna na tayo sa charity, no? Tapos sa tayo doon. So, yun yung first topic natin habang mag-drive ako. Actually, ongoing ako na nag-iisip pa. So, ako, I'm nasa promise, hindi talaga mas maganda yung pakiramdam ko papasok sa trabaho. Kasi, hindi ko alam, parang may something talaga na hindi mo maiwasan kasi kahapon dapat magko-content kami sa may pinggi kahapon. Then, immediately after nun na, pumunta na, sabi ko, I'm not feeling well. Sabi ko, parang pagod na yung katawan ko. Actually, pagod talaga kasi the past few days, dire-diretso kami nag-content with Kuya Zombie and Kuya Isaac na nag-content. So, syempre, nakikita nyo naman, naka-upload ko sa Facebook page nila yung kanilang mga content na may kasama kami. So, kahit ang paano, naramdaman ko na talaga yung pagod kahapon na ilang araw din. Kasi in the morning, for the whole day, pumapasok ako sa trabaho. Tapos rotational pa yung area ko kasi kailangan dito, sa Tumigaraw, tsaka sa Solana tayo area. Siyempre, hindi lang ako, hindi naman ako sanay na dati, Tumigaraw lang kasi ako eh.
Then nag-decide na rin kasi ako kailangan ma-focus ko rin yung trabaho ko sa area ko na kabila. So nag-decide ako, nag-alternate ako ng job ng duty. So naramdaman ko na talaga yung pagod na sabi kong hindi ko talaga kayang pumunta. Kasi as in, need, wala pang 9 p.m. kagabi, tulog na ako. Kasi gising ako kanina, alas 6 mo lang kat yung tulog ko. As in, dire-diretso. Sabi ko, naramdaman ko na talaga yung pagod. Sabi ko, hanggang ngayon, meron pa talaga ako parang hangover yung pagkapagod ko. Kaya nag-decide ako na mag-video kahit na paano, is mawala yung pagod ko. Kasi siguro, dahil sa hindi ko na naisip din yung sarili ko na magpahinga. Kasi actually, tulog lang yung pahinga ko eh. Then sa gabi, kailangan tumulong pa sa loob ng bahay namin. Kailangan kahit na paano, konting gaya, konting magay sa kwarto sa kwarto, ganyan-ganyan. Then, hindi ko alam, naramdaman ko lang talaga yung pagod. Kasi sa mga kasama ko na nag-content, the content creators ko, sorry, hahapon talaga. Hindi ko alam kung bakit sobrang naramdaman ko na yung pagod. Na, siguro sabi ng katawan ko, you need to rest. So mamaya, titigil tayo sa gawin ng Madarulog. Mag-storytelling din tayo doon for a meantime. Kasi dito, papunta pa lang ako ng Solana. Nandito pala ako sa may buntod. Ayan. So hindi ko alam kung... Kasi... Promise talaga. Hindi ko talaga alam kung bakit ako nag-content yun. Nag-video. Na pumunta ng Solana. Kasi ito yung... Gusto ko lang i-share kung ano din yung nagiging daily rhythm ko bago ako papasok ng trabaho. Wala lang. Parang gusto ko lang na i-share na... Sa tulad ko na nag-content or vlogger na nagsisimula pa lang na kailangan pumasok na nagtatrabaho pa rin para sa pamilya. Na huwag tayong magsawa na kahit na nahihirapan tayo, tuloy lang tayo. Sabi nga ni Kong TV na pagpagod tayo, matulog tayo, magpahinga tayo. Pag may problema tayo, iyak lang natin yan, itulog lang natin yan, bukas wala na yan. Actually, ginagawa ko yun, na-inspire ako dun sa... Nakikita ko sa TikTok na yun yung sinasabi niya, na-inspire ako dun, promise. Sobrang... Naiisip ko din yun na huwag tayong sumuko sa laban. Diba? Actually, ito na yung Buntun Bridge namin. Yan, dito yung sa taas. Dito na ako sa kalagitnaan ng Buntun. Kasi bawal talaga dapat na... Mag-video, pero siyempre... Nakapokus naman tayo sa daan. Na, kumbaga sa akin, mga ka-rides, bakit ka-rides pala, no? Yung napapansin nyo sa video ko is bakit sinasabi ko ka-rides. I-share ko lang, ha? Alam mo bakit ka-rides? Kasi sa bawat, sa tulad kong nagda-drive or sa tulad kong rider, is lahat tayo is ginagamit natin ang motor natin para mag-ride. Hindi lang sa pag-ride, maraming tayong kasi pag-ride sa trabaho, ride sa... yung daily na ano na rin. Kasi almost sa atin ng mga riders, motor ginagamit natin. Magra-rides lang tayo. Hindi naman pag-rides, malayo na eh. A short distance halfway, or short distance lang ng daan, pwede tayong mag-rides. Tama, 1 kilometer is enough. Naka-rides na kayo. Ibig sabihin, pumunta kayo sa trabaho, ganyan. Kasi karamihan din sa atin is riders. Na karamihan ng supporters natin is riders. Shoutout pala sa mga nagpapa-shoutout sa akin. Hindi ko na kayo maisa-isa. Kasi sa dami nyo, si Daniel De Leon, nagpapareha shoutout din sa akin to. Hi bro, hi Dre, sino pa ba? Sa yung mga nagpapashoutout sa akin, hindi kasi naalala ko si Daniel kasi ang one of my college friend na laging nandyan, na nagchat pag muna naasa. So yan, tuloy ko na yung story ako bakit ka-rides. Kasi in the first place, ako lagi akong nagra-rides eh. Pero hindi ako nag-long ride kasi hindi pa kaya ng katawan ko, actually. Tsaka, focus muna tayo sa trabaho kasi in the first place, wala tayong aasahan kundi yung pagtatrabaho din natin. Tama? Yung pagtatrabaho natin sa araw-araw, yun din yung way, yun yung nagiging paraan din natin para tumulong tayo. Na, sa sarili nating mga bulsa, sarili nating mga, ano, nanggagaling yung mga tinutulong natin. Kaya kailangan natin magsibak sa trabaho para makatulong tayo sa pamilya. Especially dapat hindi natin pwedeng pabayaan yung mga pamilya natin. Na kailangan, kahit pagod tayo, magpahinga tayo para makatulong din tayo. Yun yun naman yung sa purpose ko na, suggestion ko lang sa sarili ko. Kasi ganun yung ginagawa ko eh. Na
halos sa totoo lang, sali, minsan wala na akong day off. Kung hindi pa dahil may charity, pumunta ako ng charity din, sasalit lang ako, mapasok ako sa trabaho dahil gusto kong makaipon para may pangkulong ako sa ibang tao at matulungan ko din ang pamilya ko. Actually, mamaya, dito na tayo sa may Madarulog. So, hanap lang tayo ng place na pag-istapan para storytelling tayo. Meron na ako nakita dito sa silong ng tayo. So, mahaba-haba na yung video natin. Ayan. So, guys, mahaba na ng video. Hindi ako nag-stop. Kasi gusto ko lang makakita sa inyo kung ano yung nagiging rhythm ko talaga with the daily na nagiging buhay ko. Kasi, totoo lang, sobrang hirap talaga. So, kahit sino naman sa atin is nahihirapan. Sa akin, ginawa ko lang itong vlog na to. It's because gusto ko lang maka-appreciate kayo na ako, nag-iisa akong tumatayo yung magulang sa mga anak ko. Pero, kaya paano meron tayong mga inspirasyon or mga tao nandiyan sa likod natin para supportahan tayo kasal. Lalo sa pag-vlog ko, gawin na lang ako magpapasalamat sa mga awagi ko na nandiyan, nakasuporta na laging nandiyan sa likod ko na walang sawang sumusuporta sa akin. Lalo si founder Mark Cray na nandiyan, na dumaan ako sa punto ng nag-breakdown na talaga. O, pumupunta na ako sa pag-breakdown ko. Pero nandiyan sila, tumutulong sila sa akin. Hello guys, mga kawagi. Ito na yung time na magpapasalamat ako sa inyo. Na sa dami ng pinagdaanan ko na nandyan kayo, nasa likod ko kayo. Walang sawa kayong tumutulong sa akin. Na lalo yung mga taong malapit sa akin, sila Wagiki, si founder, si press, si Mabio, yung mga officers nandyan, nakasuporta. Hindi, itong vlog ko is hindi lang para sa akin. It is because vlog namin to kasi sa kanila ako umugot ng inspirasyon para magsimula. Actually, ang vlog ko is almost 2 months lang. Doon ko na-reach yung road to 1K na tayo, guys. So, nakaka-inspire talaga na mag-vlog. Kaya nag-vlog ako today na bakit ganun, diba? Yun na, kahit ano man nangyari sa akin, ano nangyari sa naging araw-araw, nandiyan sila. Eh, gusto ko na kausap, nandiyan sila. Na times na, actually, June 21 yata yun, muntik akong na-confine. Yun yung time na hindi ako nakapag-vlog, ako nakapag-post kasi na-attack ako ng high blood ko, ng hypertension ko, actually, hypertension. Na, so, yung mga kawagi ko ang tumakbo, nagtakbo sa akin sa hospital that time, na sila yung magsundo sa nanay ko, na pumunta sa hospital. Muntik ako na-confine that time, so hindi na na-diagnose ako na may hypertension. Kaya, naghihinay-hinay ako. Mapapansin niyo sa mga vlog ko is, medyo parang hinihingal-hingal ako kasi medyo, pag nagtatagal ako, nagsasalita, medyo nahihirapan ako. Hinihingal-hingal din ako, medyo nahihirapan din ako magsalita ng diretso. Kaya minsan napapalunok ako sa mga vlog ko. So, ayan guys. Nag-share lang ako ng konting story of my life. Storytelling kung bakit. Napapansin niyo sa vlog ko, medyo hinihingal-hingal ako ng konti. Lumulunok-lunok ako ng konti. Na parang iniisip-isip ko yung sinasabi ko kasi minsan on the spot, impromptu naman yung mga sinasabi ko eh. Kaya, tara guys, let's continue. Sa mga tulad kong riders, always wear your helmet, wear your proper gears. Lalo sa mga malayong pumapasok sa trabaho, always ride safe, pray before you ride, ha? Huwag natin kalimutin magdasal kahit malayo o maiksi yung pupuntahan natin. Always tayo magdadasal dahil tandaan nyo, sa daan tayo ang nagiging hero ng mga kapwa natin riders. Sarili natin yung nagiging hero din sa kalsada. Kasi tayong mga riders din ang magtutulungan pagdating sa kalsada. Hindi man natin kilala yung mga riders natin na nakikita natin daan, but i-approach natin, lalo kung nasiraan sila. Lalo yung mga dapat, kahit hindi natin sila kakilala, kagrupo, kadugo, or something. As long as rider sila, member man sila ng mga grupo, hindi, tulungan natin sila guys. Kasi actually, ganun yung ginagawa ko din kung may nasiraan or ano. Actually, wala pa naman ako na-encounter na may nasiraan na rider simula nung nagkamotor ako kasi naabutan nga ako ng COVID din yun. So, nung nag-decide na akong mag-vlog is, hindi alam kung medyo maluwag-luwag na rin ng
panahon natin. So yan, meron mga tayong mga ano dito. O yan guys, diretso na tayo. So guys, ride safe always. Huwag natin kalimutan na mag-pray, wear proper helmet, wear safety gears, and let's go. Para makapasok na rin ako sa trabaho ko. Nyari kuya! Okay lang? Nagka-ride, meron tayong nakita kanina, tinanungan ko. Parang nasagi yata sila, tinanong ko bakit ano nangyari, wala naman daw. Okay, okay naman sila. So yung posibleng bagay na gano'n kasi tumigil sila. So guys, nandito na tayo sa trabaho natin. So, always keep safe. And, yun, wala lang tayo. Anak na light, sir. Agbablog na namin. So guys, dito na tayo. Keep safe. Ride safe. Bye-bye, guys.